Ipinasilip ng isang manufacturer sa News 5 ang gawa nilang modern jeep. At sa tibay at ganda raw nito ay kayang-kayang makipagsabayan sa gawang abroad at napanatili pa ang itsura. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Agaw pansin sa National Highway sa Batangas ang bagong mukha ng hari ng kalsada. Classic look na jeep pero level up version at gawang Pinoy. Ang driver na si Dondon, formado habang sinasalubong ang mga pasaherong napapawaw sa bagong jeep na minamaneho niya. Pero masarap ang pakinggan ng mga sinasabi rin. Maluwalas daw ang aking jeep, maganda. Yung pa mga narinig ko sa kanila. Mas matibay po rin, sigurado eh. Kahit po ilang taon po abuti nito eh, ganun pa rin ang itsura nito eh. Ay, yung pong van na yun, yung sinasabi nila ng modern jeep, edi baka po abut, baka yun na yung mga tatlong taon na limang taon na luma na ho yun. Bakit ito? Ay, ito ay matibay talaga ho. It is solid po talaga ang Pinoy. Sinamahan namin siya mamasada mula Kalamba, Palipa. Kita sa mukha ng mga pasahero ang pagiging komportable pagsakay. Nagulat nga, malaki, parang ano nga, bus. electric pan pa. Tsaka malaki, maluang. Pati yung space niya rito. May ilang pasaherong nasanay sa lumang jeep na payuko kung pumasok. Pero di na kailangan yan dahil makakatayo ka na sa loob ng modern jeep na ito. Maganda. Hindi na yuyo ko. Dati ba? Dati pa yuyo ko pa. Tapos eh, yung ibang mga driver eh, hindi pa nakakababa na andar na agad. Ito maganda. Tapos eh, ano pa, talagang tuwid kang bumaba. Tuwid kang tumaas, tuwid ka din bababa. Ang astig na bagong jeep na ito, gawa ng Glorious Works sa Laurel, Batangas. Nakilala namin ang may-ari nito na si John Kalinisan. Ayon sa kanya, inaangkat sa Japan ang materyales at makina pero dito sa Batangas binubuo. Automatic ang pinto sa harap, may mga electric fan, 26-seater ang modern jeep. Pwede rin pakabitan ng aircon at CCTV. Hindi raw nila iniba ang classic look ng traditional na jeep. Di katulad sa mga naunang pumapasada na mukhang mga minibus. Pag nakakuha ng jeep, agad di masasabi mo Philippines. O bago aalisin nila yung mga jeep. Ano ngayon ilalagay nila? Modern jeep yung kahong iyon. Eh gano'n naman kapangit noon. Kaya nga ang turista napuntalaan dito, nabili nung maliit na jeep, natutuwa sa jeep. Kung sa tibay at ganda, kayang-kaya rin ito makipagsabayan sa gawang abroad. Yan nga, hindi ko alam sa ating gobyerno eh. Kung anong nangyari diyan, talaga naman kayang-kaya. Kahit pa yung kanilang inaangkat na yun, kayang-kayang gawin ng Pinoy. Hindi rin daw sakit ng ulo sa baha ang jeep na ito. Dahil ang ilalim niyan, mga stainless. Tsaka yan, kahit ilusong mo sa dagat doon sa mga nabotas, hindi kakainin ng kalawang dahil stainless nga ang mga ilalim niya. 1.3 hanggang 1.4 million pesos ang presyo nito kada unit. Mas mura sa 2.6 million na modern jeep mula China. Kaya raw nilang makabuo ng isang unit sa loob ng isang buwan. Katunayan, 10 unit na ang nagawa nila at 2 na ang bumabiyahay sa Batangas. Hinihintay na lang ang approval mula sa DOTR kung pasok ang kanilang disenyo sa PUV Modernization Standards. Kung makakapasa, saka sila tatanggap ng mga order para sa mga kooperatiba. Nauna nang sinabi ng DOTR na hindi sila makikialam sa pipiliing manufacturer ng mga kooperatiba para sa modern jeep. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.